Magandang tanghali po. Tawagin niyo na lamang po ako sa bansag na Mr. Pugon. Ipapakilala ko po sa inyo at papakita ang aking ginawang pugon na kung tawagin po ay wireless pugon de-blower. Ang blower ko po ay hindi niyo na kailangang ibabad ng saksak sa kuryente na kapag walang kuryente, hindi niyo po siya magamit. Ikina-charge lang po ito ng 2 oras at magagamit po natin sa pambahay ng hanggang 4 na araw. Kung sa pantindahan naman po, siguro mga 2 araw, kung sakali naman po siyang mag-lobat, nagbiblink po siya, nagbibigay po siya ng warning, pwede po natin siyang gamitan ng power bank habang nagluluto, o di kaya kung may solar po kayo ng ganito, pwede po siya sa solar. Isasaksak ko po siya sa solar, pwede niyo po siyang gamitin, at pwede na rin po kayo dito mag-charge. Nagcha-charge na po siya. So, pwede na po siyang gamitin. Meron po tayong number 1, number 2, at number 3. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya kadaling gamitin. Paglalagay lang po tayo ng ginupit na basahan, na nilagyan ko lang ng konting gaas. Konting gaas, nilagay lang natin sa gitna. At pagkatapos po ay maglalagay po tayo ng uling. Depende po sa uling na gagamitin natin. Konti lang po. Pagka nagbaga na po ang uling natin, saka po natin siya lalagay sa number 1. Ganyan po ang ating pugon. Sa mahal po ng shilling ngayon, marami na pong gumagamit ng uling. Pwede rin po siya sa kahoy. Kung gusto niyo pong lakasan pa ang apoy, pindutin niyo lang po sa number 2. Para makita po natin kung gaano kalakas ang apoy na makukuha natin. Sa presyo naman po nito, mabibili po ito sa online ng halagang 1,300. Hindi na po kayo talo dahil kung nagluluto po kayo ng mga panghanap buhay na tusok-tusok o anuman, pwede-pwede nyo na po itong gamitin. Para na rin po kayo nakashilay dyan sa lakas ng apoy niyan, matitipid po natin. Ayan po. Ang paglalagay naman po natin ng uling ay depende po sa dami ng ating lulutuin. Ayan po, tingnan niyo po ang ating apoy. So, sabi ng iba, nakakabutas daw ng kaldero. Hindi po totoo yun dahil pwede po natin hinaan yan. Hihinaan po natin sa lagay lang natin siya sa number 1. So, ganyan lang po kahina ang apoy niya. Kung sabaw naman po, lagay lang natin sa number 2. Ayan po ang lakas ng apoy natin. Kung nagmamadali po kayo at gusto nating mas mabilis, lagay lang natin sa number 3. Ayan po. Ang pagdadagdag po natin ng uling ay simple lang. Dadakot lang po tayo ng konti. Lagay natin dyan. So, ganyan lang po ang lagay natin. Hindi po natin kailangan magbuhos ng maraming uling o gumawa ng isang malaking pugon para makapag-abel po tayo ng malakas na init. Kung malalaking kaldero po ang gagamitin, pwede po tayo magpagawa ng tungko, patungan ng malaking kaldero, nasa ilalim lang po ang ating pugon. So, kahit po malaking kaldero, pwede po natin ditong gamitin. Ito pong patungan na ito ay nabibili sa halagang 50 pesos lang mahigit. Pwede kayo na po bumili niyan, hindi po yan kasama sa halagang 1,300. Kung gusto niyo naman pong magbenta, pwede niyo po kaming i-PM para maibigay po namin sa inyo ang tamang presyo. Hindi po kayo magdadagdag. Ako po ang magbababa ng presyo para mas kumita rin po kayo. Ayan po ang lakas ng apoy natin. Pwede po nating hinaan, lagay natin sa number 1. Ayan po. Ayan po, makita namin sa inyo. Ayan po. Konting uling lang po yan. Kung gumagamit po kayo ng shilane o gasol, kumakain na po kayo ng gas.
sa ganyan kalakas na apoy. Ang pugon po natin ay masasabi po nating matibay. Dahil yan po ay pakikita namin sa inyo, hindi lang siya basta-basta ginagamit o mabibiyak. Hulma po tayo. Yan pong hulma ay hindi na kailangan ng lata, sirang rice cooker o ano pa. Ang paglalagay po ng panggitna natin, pangsalo ng uling, ay patob lang, huwag po patihaya, para ang mga abo niya nasa gilid po. Kung ang gagamitin po nating uling ay bao o yung bao na uling, wala po tayong makikitang abo. Malinis po yan. Kahoy po kasi ang ginamit ko, kaya medyo may abo siya. Kaya nakikita nyo. Pero ang apoy niya, ibibigay niya ng maganda. Ngayon, ganito po. Pagka po, halimbawa, wala na kayong lulutuin, papatayin nyo lang po palagi ito at tatanggalin. Huwag nyo po itong iiwan na nakasaksak tapos may apoy. Diyan po masisira ang ating blower. Bababa po yung init, ma-expose po yung ating blower. So, kahit 24 hours po kayo nagluluto, basta po ito umaandar, hindi po siya masisira. So ngayon, ganito po. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano katibay ang ating pugon. Bali, ipapakita ko sa inyo na kahit mabuhusan ko ng tubig, hindi po siya masisira. Ayan po, nakita niyo po. Nagkakaroon po siya ng maliliit na lamat, pero ganyan lang po yan. Hindi po siya nabibiyak dahil papatunayan po sa amin sa inyo na matibay po ang ating pugon at may quality. So, sa mga gusto pong umorder sa amin, i-chat po nyo kami o ibibigay po namin ang number namin, pwede po kayo mag-text para po mapag-usapan natin kung paano po tayo magkakaroon ng transaksyon. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.